Welcome guys, stock review tayo. Start natin PSCI. So quick review to, kung mabibilisan kayo, di, ano nyo na lang, replay nyo na lang. So PSCI, nag-drop na. Nag-fulfill yung volatility squeeze. Rising wedge. Okay. So rising wedge to after niya magkaroon ng downtrend channel. So nagkaroon ng mean reversion, tapos nagkaroon ng volatility squeeze. So after that, nagkaroon na ng downturn. So hindi pa ganun kalakas yung index. So pag as much as tinitingnan natin to, pag hindi to nag-hold ng 6,000 above, tingin ko may mga ano pa, may mga further downside pa na mangyayari. Okay, so start tayo dito Telecom. Dito Telecom, merong hot news. So tingin ko naman lahat ng dito holders, ano yan, aware yan na nagbigay na yung government ng 25-year franchise. So i-expect natin na magkakaroon ng high volatility sa bukas, sa trading bukas. So yung mga mahu-FOMO or yung mga holders ito, una sa mga holders, congratulations kasi sigurado ano to, babasag ito ng mga all-time highs sa ano na yan, sa report na lumabas. Although hindi siya ganun kabilis pangyayari, pero syempre in the long run, fundamentally ano na to, kumbaga isa to sa mga dapat pag invest ng mga ano, ng mga tao kung gusto niyo makiride sa ano, sa big move nito sa ano, sa mga susunod. Yung technical side kasi para sa akin hindi na to masyadong relevant kasi nga news driven na 'yung mangyayari dito. So pwede siyang mag-gap, pwede mag-close ng ceiling. So intraday na lang gagawin 'yung play dito. Sa short term traders, kung hawak niyo 'yan, para sa akin mas maganda i-take net yung itong opportunity na to para magkaroon ng, para mag-take profit. Pero sa mga investor talaga, lalo sa mga ipit, kasi medyo, ano pa tayo, medyo malalim yung binagsak nito eh, kumpara nung dati. Alam ko, umangat to as much as 10 pesos per share. Pero recently, yan, puro ano, talaga drop na drop yung nangyari. So, almost 50% ang nadali rito sa mga, ano, sa mga long-term holders. Kira mo na lang from 7 pesos, current price, negative pa rito na 60%. So, yung mga bumili dati, na hanggang ngayon ipit pa, tingin ko pagkakataon yun na para, ano yan, para makapag-take profit. Okay? Sa weekly, bumuna siya ng higher high, and higher low. Equal high lang pala ito. So, equal high lang yung binuo niya from the recent, kasi ito yung pinakamabigat na resistance na dadaanan niya yun. So around 4.20 yan. So higher low yung binuo niya. Tingin ko meron na tong ano, meron na tong acceleration by tomorrow. Okay, so ASIN, ito may ano rin to, meron din tong good news na lumabas. So napaka-aggressive na expansion nila locally sa solar panels. So hindi ko alam kung ano yung lugar na yon, kung saan sila nagtayo ng panibagong project nila, along ano yata yun, and 6 billion. Okay, 4 days ago. So, AC Energy to build solar farm worth 6 billion. Ang magandang drive to para sa company. At the same time, naglabas sila ng dividends. Kumbaga, siyempre Ayala, hindi mo na kailangan mag-isip. Pag Ayala nagbigay ng, pag naglabas ng mga project yan, talagang pinupuruhan nila yan. At the current trend na nangyayari ngayon, isa sa pinaka basic decision ng mga tao, siyempre energy. So isa yung ASIN na nakikita ko na parang at least pwede makapag-compete sa Meralco in the long run syempre, pero ngayon medyo mabigat pa yan, hindi pa kaya talaga yan. Okay, so FNI, so yun din sa nickel din nagkaroon ng positive report. So sa mga hindi aware doon sa report na yun, hindi ko rin binasa ng masyado yung pinaka full context, pero ang pinaka idea kasi is yung SMC yata or yung mga telco company yata, so kailangan yata nila ng ano, ng batteries, parang nag-o-opt na sila sa batteries para sa mga towers nila. Although hindi ako masyadong familiar, so i-check nyo na lang din. Alam ko SMC yung ano, SMC yung pinakauna naglabas nung disclosure o nung pinaka report talaga nun. Okay, so FNI, nickel, again hindi lang global ano, hindi lang global expansion yung ano, yung naka ano dyan, yung naka ang pinaka-inaan nila, pinaglalaanan nila syempre. So locally, globally, nickel magiging ano yan,
magiging top seed pagdating sa mga commodities. Okay, so Sky Nickel naman, kay FNI, redirection yung pag-angat, wala tayong problema sa trend. Ano lang dito, ang magiging issue lang dito is yung mga mag-liquidate ng ano nila, ng pinaka-position nila. Kasi kung mapansin nyo ito, below PC yung naging bilihan ito eh. So dito na nagkaroon ng talagang buying area dito sa area na to. So nagkaroon ng buyers dyan pagkatapos ng breakout. So yung pullback na to, dito ko tinignan yung mga potential na buying opportunity. Pero syempre, hindi naman lahat kapag participate. Mostly kasi nickel na yung nilaro nila. So yung mga bumili dito, kung makapansin nyo, 64% up na yan. So pag nakaroon pa ng mga upside move, tingin ko magli-liquidate na rin sila. Siguro mga 1 or 2 months. So dapat, kung short-term trade ang kay nickel lang approach mo kay FNI, dapat ano ka dyan. Medyo maingat ka sa pag-position. Okay? So silipin na lang si nickel. So yan. So kay nickel naman, and then malapit sa resistance. So good pullback. Kaso ito kasi dividend pay na rin talaga to. So recently pinilat ko rin to. Kaso ang naging problema lang, hindi siya talaga nagtuloy-tuloy sa potential na ano niya, sa potential breakout. So nag-hold naman. Tingnan natin kung ano magiging susunod na play nito kasi yung dividend, isa yung sa pinaka major booster ng ano nila ng stocks nila. Syempre, sino ba namang bibigay ng cash dividend sa ganitong pandemic? So isa sila sa nagbigay ng cash dividend. Hinarap yan ng mga investor, hindi lang mga retail traders kasi more on dividends tulad ni MAC, so ni ABA, lahat yan nag-option ng stock dividend, which is hindi naman pinipreferr yun ng mga ibang investor. So cash dividend ang kay Nickel. In terms of technical levels naman, nasa ano siya ngayon, nasa support area. So para sa akin, ano yan, good buying opportunity yan para kay Nickel. Okay? So next natin is si Tech. So ito si Tech kasi ano lang to, request lang to kay Sir Tech. Although hindi ko na kasi ito masyadong tinitingnan sa pagdating sa short-term trading kasi nga, kumbaga wala itong volatility, wala nang asahan dito eh. 2 million value turnover, nilalaro na lang ito ng mga bank. So kung medyo, ang puhunan mo rito medyo maliit lang or yung trading value mo maliit lang, ayaw mo naman matutulog yung pera mo sa ganito. Pero sa position trades para sa akin, good position to ba yan? Si Tech. So as long as below 7 kay Sir Tech, para sa akin maganda mag-accumulate. Okay, pero kung short term trader ka, ang pinaka support level ko diyan is around 5 ang pinaka support level natin kay Sir Tech. But medyo maganda yung range niya para sa akin. Yung nga lang ang problema kasi dito is yung ano talaga yung volume. So hindi siya ganun ka lucrative. Kasi yung 2 million pero meron kang 25 to 40% range. So medyo maganda-gandang ano yan. Pero kung gusto mong i-position, pwede naman. Ito, around 6.23 below hanggang 5 piso, yan pwede mo nang anahin. Pwede ka na mag-accumulate. Pakonte-konte. Okay, so GFC. Sa mga GFC holders, tingin ko lumipad na to. Yan si GFC. Yan, hindi pa rin pala, negative. Tingnan natin. Sakto yung pullback. Ito, kumbaga sa technical level ko na lang ito titignan kasi fundamentals naman ito, kumbaga, hindi mo na kailangan masyadong pukosan kasi unang-una, pagdating sa recovery state, medyo matagal pa kasi nga, hindi naman mabilis yung recovery ng Pinas. Tayo ang pinakabagal pagdating sa COVID. So, isang major na lang, parang major factor yung kaya nagkakaroon ng mga foreign sellers na mas imbis na bumili sila, mas pinupulot nila yung mga investment nila sa Pinas. Pero kung technical level lang para sa akin, nasa good area of support na to si GFC. So 2% from the major support at tinitingnan ko. Kung nag-EOD ka dyan, so 7% ang pinaka potential upside. Kung mag-breakout pa din, mas malakas. Ito kasi tinitingnan ko to, by below one, at least 100
100 to 110 po. Hindi na siya bumisita din talaga. Okay, so CHP. So yan, ito si CHP, tinitingnan ko to para ano sa 0.23 FIB. Kaso hindi na ano, hindi na nagma-materialize. So kasama to dun sa KTC ano ko, stock topics ko na nilabas ko sa YouTube. Kung gusto niyo mag-join, click niyo lang yung join button diyan para ano, para sa initial onboarding, makikita niyo. Okay, technical levels, nasa resistance na. Para sa akin din na ito, ideal bilhin. Pero lang talaga kung mabilis kang mag-cut or tirahin mo siya ng intraday, pwede yan. Pero kung EOD lang or daily mo nang titingnan, medyo mahirap na ito kasi overextended na. Unless lang magkakaroon ng pullback, syempre dito ko nang titingnan. Pullback level. Oops. So, tingnan natin. And around 131 to 130 to 131. Baka na lang titingnan yung pullback level niya. CHP. Okay, so yun lang guys. Sana may nakuha kayo. Medyo late lang yung review natin. Medyo busy lang din. So thank you guys and God bless.